walong rumors tungkol sa pagigitara. Number 1, dapat may talent ka. Lahat nagsisimula sa zero, sa wala. So, huwag ka mawala ng pag-asa kung tingin mo wala kang talent, madedevelop mo pa yan. Pangalawa, ang sabi, dapat malaki daw ang kamay mo. No! 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 Wala naman sa size ng kamay kung gagaling ka sa pagigitara. Kasi may tinatawag tayong muscle memory. Pag sinabing muscle memory, lahat kumbaga na nai-input sa modern na term natin, nade-detect yun ng kamay natin. Regardless kung mapayat man, manipis, mataba, or medyo may laman yung kamay. Number 3, mas gagaling ka tumugtog kapag matagal ka na natuto. So partly, siguro, oo. Kasi, nasaan yan eh, frequency yan eh. So, marami pa rin akong regrets na bakit di ko agad doon natutunan na mas maaga. So, ang pinaka-secret doon ay yung frequency, kung gano'ng kakadalas nagpa-practice, kung gano'ng kakadalas nagpagamit ng gitara. O gumagamit ng gitara. Number 4 na rumor. Magsimula ka sa acoustic guitar. Stop it! Get some help! Okay. So, depende naman yan sa availability ng gitara. Siguro, most commonly na tradition ay, magsisimula talaga sa acoustic. Pero, kung may electric ka naman, mas mapapadali rin naman yung process ng learning mo. Bakit? Kasi, compared sa acoustic, yung kasi madali na lang, kumbaga, pindutin. Masisave mo yung ibang sakit sa daliri mo. Pero, again, depende pa rin yun sa kung saan ka komportable. Number 5 na rumor. Magsimula ka sa mumurahin na gitara. Damn! Simula naman ako noon na tag 900 lang yung gitara ko. So kung ikaw naman ay bago or gusto pa rin palang matuto sa pagigitara, piliin mo na yung kung saan ka komportable. Kasi may mga times na nakakatamad talaga mag-practice, lalo na kung alam mong yung gitara mo ay low quality. Hindi ko naman sinasabi na mag-demand ka ng mamahalin, pero yung decent naman na komportable ka sa pagtuto, para mas maingganyo ka mag-practice. May mga brand ng guitars na talagang affordable, hindi papatalo sa quality. Kasama na doon itong Clifton guitars nito. So kung mapapansin nyo, meron akong previous video review nito, itong Clifton guitars, swak na swak to sa budget nyo. Ayan, so don't settle for less pag alam mong sumusipagin ka mag-gitara, nas availability naman yun nung yung resources. Number 6 na rumor. Dapat manipis lang ang string na gagamitin mo. Kaya ako, ang gamit ko nun ay Elixir Gauge 12. Pero sabi nila, dapat daw mag-stick ka lang sa manipis. Depende pa rin yan sa player. Depende sa gitarista. Kung saan siya komportable, kung makapal ba yan or manipis. Kung akong papipiliin, mas makapal yung pipiliin ko. Kasi mas suit sa aking pangangailangan bilang player. Number 7 na rumor. Lagyan mo daw ng pulbos ang loob ng gitara para daw gumanda ang tunog. High school ako noon. Ang sabi ng classmate ko, "Uy, lagyan mo yan, Clarissa, ng pulbos sa loob para mas gumanda yung tunog." Wait a minute! You. Siguro siya, meat na lang siya ngayon kasi wala naman talaga ng babago. Nakadepende yun sa klase ng mood, kung anong mood ba ang meron yung gitara mo. Nakadepende yun sa setup tsaka dun sa mood. Last but not the least, number 8. Dapat ay memorize mo ang lahat ng chords sa guitar chart. Maraming gitarista ngayon na hindi talaga memorized ang chart sa gitara. Imagine 100 plus yun. Isa na ako dun. What? Habang nagigitara tayo, patagal ng patagal ay natututo pa tayo ng natututo. Kang hihinto na matuto pa ng chords day by day, nasa sa'yo pa rin. Huwag kang susuko. At ayon ang 8 rumors tungkol sa pagtugtog ng gitara. Again, hindi po ako expert. At ito ay based dun sa aking personal experiences, sa mga influences.